araw mga kabi. So yan, nakikita nyo maaraw na tinanghali ako ng gising. So ngayon, ang ginawa ko kanina is tinanggal ko na yung mga painuman ng mga yan. Kasi ang daily routine ko talaga mga kahabi, is pagising sa umaga, una kong tinatanggal is yung mga ano nila, mga painuman, bago ko sila pakainin. Tapos after 30 minutes to 1 hour, doon ako nagpapakain. So parang ginagawa ko lang din preparation yung time na from nagtanggal ako ng painuman, tsaka ano, paglalagay ng pagkain sa kanila. So ngayon mga kahabi, naubusan ako ng probiotics at schedule ko na magbigay ng probiotics ngayon. Buti na lang, meron akong nabili na isang parang electrolytes siya. Actually, pang manok to eh. So, ito yung mga painuman natin. Ilinisin ko na, ibababad ko na. Tapos, yun yan, naubusan tayo ng probiotics. Buti na lang, meron tayo nito. Pang manok talaga siya. Hindi siya sponsored video mga kahabi ah. Pang manok talaga siya, pero susubukan ko siyang gamitin sa ipon ngayon since naubusan niya tayo ng probiotics. Tapos chineck ko na rin yung contents nito. Okay naman. Hopefully, magustuhan din ng mga ipon natin at mahiyang din nila. Ayoko kasing mag-miss dun sa mga ganitong schedule ng mga ipon natin mga kahabi. Kasi naka-program sila sa akin. So ayokong nag-miss ng schedule nila. Kasi nga, alam ko na dun sa program ko is magiging okay sila, mas magiging okay lahat sa kanila. So yun. Tapos mamaya, since umaaraw nga, subukan ko maglagay ng mga young birds tsaka breeders natin dun sa ano, sa limber. Tapos subukan natin magpaligo sa kanila dun. Bibigyan ko na rin sila ng greets mga kaabi. Since hindi ko nga sila nabibigyan lately dahil nga sobrang maulan. Tapos ganun din sila sa pagkain, hindi sila ganun kalakas kakain itong nakakaraan. Gawa siguro ng lamig, paglamig nga. So samantalahin ko na rin itong panahon na ganito para makapaglinis. Dahil sobrang hirap maglinis kapag nag-uulan. Alam niyo yan mga kahabi. Tara mga kahabi, samahan niyo ako mag-prepare ng patuka natin. Tsaka ano, ipapainom natin sa kanila today. A few inches later. Dito tayo nagpiprepare ng mga pakakanan nila mga kahabi. So tulad na nasabi ko noong nakaraang video natin, aside sa malinis na patuka, ang gusto ko is malinis na pakainan nila. Gusto ko malinis yung lalagyan nila ng feeds, ng grains. At the same time, ganun din sa tubig. Ayan. So, bibigyan natin sila. Mga kahabi, ang pagpapakain ng ibon, ang ginagawa ko is isang tablespoon lang ang ginagamit ko. Isang tablespoon lang yung binibigay ko sa kanila. Sakto na para sa kanila yon. Kahit na minsan mukha lang talaga silang gutom. So ito mga kahabi, yung greens natin, yung breeder mix na binibigay natin. Sa fancy mga kahabi, hindi na ako nagpapalit ng pagkain. Breeder mix lang ako lagi. Tapos depende sa sitwasyon, minsan nag-a-add ako ng sa flour tsaka pellets. Usually ang pellets na dinadagdag natin is Plasmos or Integra 3000. Ayan. Tapos ito yung ginagamit ko na panakal. Actually pang baking siya ni Ella. Measured as 1 tablespoon. Ayan, ayaw ma-focus. Ayan, 1 tablespoon. Importante na mabigyan natin ng disiplina ng ibon kahit na nandito sa fancy binibigyan ko sila ng disiplina kasi ayoko yung sobra-sobra yung kain nila tapos nagtitira lang din sila. Importante yun mga kahabi, lalo sa mga racing pigeon. So maraming cases na nagtatanong bakit daw hindi nila mapauwi yung mga ibon nila agad, hindi nila mapabalik sa cage. Isa sa mga dahilan is yung aside sa boring sila sa cage nila, is yung kawalan ng disiplina sa pagpapakain. So siguro medyo busog sila by that time, kaya ayaw pa nilang umuwi doon sa cage nila. So yan, takalan ko lang ito mga kahabi. Since naka-break nga yung mga breeder natin,
binibigyan ko lang ng tigi-tigisan muna yan sa isang takal. Ngayon, yung ganitong sistema mga kahabi, akala ng iba nakakapagod. Pero para sa akin, sobrang nakaka-enjoy ito. Ito yung pinaka-best part na gusto ko sa pag-aalaga. Yung nagpapakain ako ng mga ibon. Sabi ng iba, nakakapagod daw magpakain. Ganyan. Ayoko lang talaga is kapag nag-uulan nga. Sobrang hassle kasi kapag nag-uulan. Ang hirap lumabas para lang magpakain sa ibon. So yun mga kahabi, ibigay ko na muna itong na-prepare natin. At gutom na yun. So ngayon mga kahabi, timplahin na natin yung ipapainom natin sa kanya bago natin linisin itong mga painuman nila. So dito na ako kumukuha directly sa tap water natin. Since ang purpose lang natin is maintenance lang dahil nga naubusan tayo ng probiotics, gagamit tayo nitong Set Pro na to. Titimplahin natin siya ng 5 grams lang. Timplahan natin sila ng 5 grams. Tapos kapag nagpainom ako mga kahabi, yung nilalagay ko sa painuman nila is napaka-konti lang. Kasi pagdating ng tanghali, papalitan ko na rin siya ng plain water. So yung iba minsan, ang dami lang nilalagay. Nangyayari, napapanis lang. So sayang. So kuha tayo ng 5 grams. Ang isang sachet pala ng ganito mga kahabi is 20 grams. Medyo maliit yung stirrer natin kaya nasasosoping kamay ko. So yan, kulay ano din naman siya, para siyang medyo yellowish, para siyang mga betrasin gold, ganun. Talagang parang pang manok siya. So yun mga kahabi, i-prepare ko lang yung mga painuman nila. Ilinisin ko na muna para mailagay na rin natin. A few moments later. Tara mga kahabi, bigyan na natin sila ng probiotics natin ngayon. So ito mga kahabi, nabigyan na natin sila ng probiotics. Tulad ng sinabi ko kanina, konti lang talaga yung binibigay kong probiotics sa kanila. Tulad nito. Ayan. Ganyan lang siya. Kasi enough lang yun ang gantang hali sa kanya. Tapos dun sa pagdisiplina ng ibon sa pagkain, tulad nito, kapag nakitaan nyo na may malaking seeds tayo na hindi lang nakakain, like yung corn, ang gagawin ko sa next na pagbibigay sa kanila niyan is kukontian ko ng, babawasan ko ng konti para sa ganun is madisiplina sila. Ganun ang ginagawa ko sa lahat ng ibon, kaya dapat alam natin kung sino yung mga pihikan ng mga ibon natin. Unlike ito, talagang said talaga kung kumain siya. Ito. Ayan, meron pala naman tirang konti. So ganun din ang disiplina ko mga kahabi. Binibigyan ko lang sila ng 5 to 10 minutes. Ng 5 to 10 minutes sa pagkain. Kasi ayokong masanay sila na matagal na nakahain sa kanilang pagkain. So yan, ligpitin ko lang mga kahabi, tapos ipakita ko sa inyo yung
gagawin naman natin sa kabila. 12 seconds later. So yan mga kabi, kakasabi ko lang sa inyo na maganda yung sikat ng araw, tapos ngayon bigla nang umulan. So since tapos naman na magsikain itong mga alaga natin dito, isasara ko na yung blinds nila para hindi na lang din sila malamigan gaano. So yan. So yun mga kabi, ito yung ginagawa kong routine every morning. So ayan, nakita nyo na, nakita nyo rin yung gulo ng panahon natin. Tapos ayan, yun yung update dito sa mga ibon natin na fancy. Sa susunod na video, magagawa ko ng video about yung sa racing naman. Tapos susunod ko na rin yung update tsaka yung pagpapasilip sa inyo doon sa mga papagift bird natin. So yun lang mga kabi, please like and subscribe. See you on my next video.